Hello mga Cardi CTV, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po muli kayo sa channel po natin, RDC TV, ang teknisyan ng bayan. Ngayon po, ang gagawin po natin ay spinner dryer. So, ang spinner dryer po na ito ay dito sa bahay na wala pong sira ito. So, gusto ko lang pong ipakita kung ano yung mga dapat nating i-check kapag hindi umaandar ang ating spinner dryer. So, makikita po ninyo mga Cardi CTV, itong timer ng spinner dryer kong ito. Okay pa, makikita nyo na lumalagitik. Ayan po, makikita nyo rin mga Cardi CTV, ang spinner basket. Ito yung mga original na spinner, mga old model pero talagang matibay. So, ang spinner po na to ay ginagamit ko mga siguro 10 taon na. Ngayon po mga Cardi CTV, may mga nababasa po ako na mga tanong ninyo, mga comments ninyo tungkol doon sa spinner na hindi nagdi-drain. Kung hindi po nagdi-drain, dito nyo po hanapin sa gilid. Ayan po, ito po yung ipinapaibabaw natin. Dito po mga Cardi, sa gilid, flashlightan nyo po dyan at makikita nyo po na may mga tela na o damit na naibara po dyan. So dapat clear po yan, katulad po nito na nakikita po ninyo. Ayan po. Ngayon po, isa ding cause po yan ng pag maingay tapos parang ayaw mag-drain. Dun po ang i-check natin. So, ito po yung timer niya mga Cardi CTV. So, okay pa po ito. Makikita po ninyo yung makina niya, you know. Binuksan ko po sa likod para makita po ninyo. Para malaman po natin ano ba yung mga dapat na chine-check kapag hindi umaandar ang ating spinner dryer. Ayun po mga Cardi CTV, makikita nyo yung makina niya na umaandar. Ayan po. Ayun. So, nakita rin po natin na nag-engage po yung brake niya. Makikita nyo po na bigla siyang nag-stop. Nangyayari po yun mga Cardi CTV kapag binubuksan natin ang pintuan. Ayan po, binuksan ko. Tapos, pag isinara ko, magdi-disengage siya. Ayan. Ayan mga Cardi CTV, makikita ninyo. Isinara ko, disengage yung brake, tatakbo. Ngayon po, mga Cardi CTV, once po na naputol po yung brake cable natin, automatic na siya na naka-brake. So, hindi po aandar ang spin motor natin, mga Cardi CTV. Ito po yung brake cable. So, dapat hindi po, pag ito po naputol, talagang naka-brake na siya. So, kailangan intact po ito. Okay naman po yung brake niya, mga Cardi CTV. Check din natin yung switch niya dito sa taas. May safety switch po ito kasi sa taas eh. Yun po, mga Cardi CTV. Makikita po natin yan dito sa may tabi ng spin timer. So, tanggalin po natin yung mga tornilyo. At para ma-access po natin yung safety switch, mga Cardi CTV. Ayan po, bubuksan na po natin siya at makikita natin yung safety switch. Ito po yung mga nababasa ko sa comment po, mga tanong ninyo, bakit daw yung kapag hindi daw dinidiinan yung takip ng spinner ay hindi aandar. Ngayon, pag diniinan daw, aandar. Ito po yun. Yan po ang dahilan nun, mga Cardi CTV. Kapag diniinan po kasi, magko-contact siya. Ngayon, kapag hindi siya masyadong naisara, hindi siya mag-close contact. Hindi siya magko-contact. So, makikita niyo po yung kulay itim. Yan po ang timer. Ito po yung safety switch na sinasabi ko, mga Cardi CTV. Ayan po, makikita niyo yung dalawang... Ayan po, mga Cardi CTV. Yan ang safety switch. So, kapag isinara ko yan, kapag isinara po natin, na babangga nung takip at nagko-contact. So yan po ay ang yan po yung safety switch. Ngayon po kapag hindi naisarang mabuti o kaya naputol yung takip ng ating spinner dryer, magkakaproblema po diyan.
hindi siya magko-contact at hindi rin po aandar yung ating spinner. Ayan po, i-close up po natin para makita ninyo. Ayan po. Ayan mga ka-DCTV. So ngayon po, once na hindi siya nagko-contact, yan, i-ayos lang natin, medyo i-ano natin siya ng konti. Tapos, ilihan natin siya ng konti para maayos. Siguraduhin po natin na nagko-contact po yan mga ka-DCTV. Ito po sa mga kailangan natin i-check ay yung capacitor. Ito po yung capacitor ng ating spinner dryer. Ngayon po, paano ba ito ma-check? Ngayon, sa physical inspection pa lang po, ma-check natin ito kung medyo nag-bulge siya, I mean lumobo. Yung iba pa nga po, pumutok mga ka-DCTV. Ngayon po, kung napanood po ninyo yung isa sa mga video po natin kung paano i-check ang capacitor gamit ang multimeter, analog multimeter at ang ating capacitance meter. So, makikita po natin yon sa playlist. Nga po pala mga ka-DCTV, kapag washing machine po ang ano po natin, check nyo po yung channel po natin sa playlist. Nandun na po lahat ng mga kailangan po natin. Panoorin nyo na lang po mga ka-DCTV na mayroon po tayong to about sa repair ng washing machine doon. Mayroon din po tayong tungkol sa refrigerator. Mayroon din po tayong tungkol sa aircon. So, bisita na lang po kayo mga ka-DCTV sa playlist po natin. So itong capacitor po na to ay wala pong problema po ito. Nakita nyo naman po gumagana ang ating spinner dryer. So ipinakita ko lang po na para malaman po ninyo yung ano ba yung mga kailangan po nating i-check mga ka-DCTV. I-check din po natin mga ka-DCTV yung mga wirings niya. Kailangan walang ano dyan, walang naputol. Kasi kung may putol dyan, malaking chance na hindi yan naandar. O mga nginat-ngat ng daga, ganun yung mga maraming daga sa bahay. So, i-check po natin yan. Ngayon po, kapag may nginat-ngat at lumalabas yung kanyang conductor, yung pinaka-copper wire niya, balutan po natin siya ng electrical tape mga ka-DCTV. So, ayan po mga ka-DCTV, maliban po sa brake niya, sa safety switch sa taas, sa timer, mga ka-DCTV, kailangan din po nating i-test yung continuity, yung plug niya. Baka naman may putol na linya, may naputol po na wire. So, para matest po natin yan mga ka-DCTV, ay gagamit po tayo ng multimeter. Ang gamit ko po ngayon ay clamp ammeter, pero meron din po siyang multimeter. So, yung gagawin po natin mga ka-DCTV, ilalagay natin yung dalawang test probe sa male plug at iikutin natin yung timer. So, nakita po ninyo mga ka-DCTV, may resistance po siya. So, continuous po. Ibig sabihin, okay po ang wirings po natin mga ka-DCTV. Tuturuan ko naman po kayo kung paano i-test ang ating spin motor. So, malalaman po natin yan mga ka-DCTV kung good pa ba ang ating spin motor sa pamamagitan ng ohmmeter o ang ating multi-tester. So, iti-test po natin itong tatlong wires na to kung sila ba ay grounded sa ating spin motor. Kailangan wala siyang continuity sa ating spin motor mismo sa case po ng ating spin motor. So, iti-test po natin yan mga ka-DCTV isa-isa. Unahin po natin itong wire na to, kulay red, mga ka-DCTV. Ilagay natin yung isang test probe, tapos ididikit natin yung black na test probe doon sa ating pinaka case po ng spin motor. Kailangan po walang continuity po yan mga ka-DCTV. Kailangan po ay walang continuity. So, check natin mabuti. Idikit natin yung isang test probe doon sa ating case na ating spin motor. Wala. So, good po yun. Pagkatapos ng isang mga ka-DCTV, ito naman pong kulay blue. Ididikit po mga ka-DCTV. Iniisa-isa po natin yung tatlong wire
ng ating spin motor. Dapat po ay walang continuity po yan sa case po ng ating spin motor. So, clear po, hindi po siya grounded mga ka-RDC-TV. Ngayon po, kukunin po natin ang resistance ng bawa tatlong wire ng ating spin motor. So, lalagyan po natin ang marker o pinakapalatandaan mga ka-RDC-TV. So, ang yellow to blue, tapos yellow to red, then red to blue. So, sa ganitong paraan mga ka-RDC-TV, malalaman po natin kung saan po ang common po dito in case po na wala na po siyang diagram, nasira na yung diagram niya. So, ang gagawin po natin, isiset po natin ang ating clamp ammeter sa, o ohmmeter sa ohms, then itest po natin ang resistance ng yellow at saka red. Iwasan po natin umakan. So, ayun po, tapos na po tayo sa red at saka yellow. So, meron po tayong 110 ohms mga ka-RDC-TV. Ngayon po, pumunta naman tayo sa ating wire na yellow at itong blue. So, yellow and blue naman tayo mga ka-RDC-TV. So, iwasan po natin na magdikit ang ating test probe. Ayan. So, yellow at blue po iyan. Malalaman natin kung ilan ang resistance. So, sa yellow at blue mga ka-RDC-TV, meron po tayong 79 ohms. At pinakahuli mga ka-RDC-TV ay yung blue at tsaka red. So, ang blue at tsaka red natin mga ka-RDC-TV ay ilan? Meron po tayong 'sa red at saka blue mga ka-RDC-TV meron tayong ilan? 189 ohms. So, kung ganon, ang ating common ay ang yellow. Dahil siya ang nawawala dun sa dalawang pinakamataas mga ka-RDC-TV. Ulit ko po mga ka-RDC-TV, kung ang video po natin ito ay maganda, nagustuhan ninyo at may sa palagay ninyo ay kapaki-pakinabang, mangyari lang po na i-like po natin, i-share natin at i-subscribe po natin ang channel po natin.